Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok Food After Amoy. Sa araw nito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. She's actually the very first big winner ng Pinoy Big Brother in 2006. Actress, comedian, sexy star. Naku, before, dilagyan ko pa. Mga kaibigan, let's all welcome Kiana Rib! Yeah! Okay lang magkamalitita, ako naman yung guest mo. Oo nga eh, hindi ako sumabit dun eh. Ayun, good afternoon, good day para sa mga nanonood sa atin, sa ibang bansa, sa mga subscribers natin. Actually, tita, it's an honor kasi para sa aming mga artista na maalala kami. Kasi like kayo na yung haligi ng showbiz. So, ang dami-dami niyo ng mga big stars na nadaanan. At least kami, kahit hindi kami masyadong active na sa TV or sa sinihan, at least naalala pa rin kami ng mga bigating press natin. O, diba? Thank you, tita. Thank you rin sa pinagbigyan mo rin ako finally. Anong pinag-aabalahan mo nitong pandemya? Ako naman, sa part ko, nag-o-online ako noon. Kasi iniisip ko kasi, di ba, parang kumari artista, parang ang standard ng mga artista niya. Mataas, parang pag-pandemic pala, parang doon mo maramdaman na ang lahat ng tao equal. Pantay-pantay, yes. Oo, wala nang mayaman, walang mahirap. Correct. Ang importante sa pandemic, how to survive. So ako naman, try ako na mag-online. Aba, kumita ako. Oh. Oo, thank you sa mga bumibili pa sa akin. Oh. Anong binibenta mo online? Mga damit, kasi stay at home siya. Okay. So ang karamihan mga tao, ang fashion nila, yung pantulog. So mga sleepwear ang mga binibenta ko. At umabot pa ako ng ibang bansa, ipapa-shipment ko pa. Oh, taray. Tapos, ayun, kumita ako, awa ng Diyos, nag-survive ako. Then, the next year, medyo lumuwag-luwag, nag-talk show ako. So, online talk show, tapos may producer, may mga sponsors. Yun, naka-survive kasi ang sweldo. Tapos, mayroon pa naman akong iOne TV sa kahit papano, ayun. Ayoko kasi na mag-angad ng malaki tita na di gagaya noon na ambisyosa. Sumumansyon, magkaroon ng mga big time na sponsor, mga gano'n. So, ngayon ang inisip ko na lang, yung healthy ka lang. Tapos parati ako nagpapasalamat kay Lord na syempre nung panahon nga kasagsagan ng pandemic, ang makikita natin sa social media mga kandila na lang, mga nilagay sa garapon, napaka-bless pa natin na hindi tayo napahamak ng pandemic yun. Itong ating kwentuhan na to, Kiana, is more about yourself, about your life story. Yes. Okay, kwentuhan mo naman kami, sino si Kiana Reeves? Ano nga pala ang tunay mong pangalan? Yes. Okay. Yes. Pero in fairness naman tita, yung pagka-controversial ng Duterte. Kasi ang dami kasing na confused na bakit may Duterte yung ko. Oo. Eh ang tunay ko kasing pangalan is Janet Derecho Duterte. Kasi yung Duterte ko is nakuha ko doon sa ex-husband ko na related doon kay President Duterte. Oo. Kaya wag na kayong magtaka, naaawayin niyo ako. Didiis talaga ako kahit anong mangyari. At Duterte ka rin talaga. At Duterte ako eh. Ayun, akala kasi nung iba, ginagamit mo lang yung Duterte. Oo, Duterte. Kasi dahil kay President Duterte. Tapos taga Cebu ako tita, Bisaya. Kuwari-waray. At talaga, mga isog. mga maldita. Oo. Depende Depende sa kausap. Correct. Hindi nila alam na si Kiana ay nag-asawa at age 17. O diba? Virgin? Okay. Bakit 17 ka lang, nag-asawa ka kaagad? Hindi yun planado, tita. Okay. Sobrang yun. Parang na-depress ako noon dahil sobrang strict yung parents ko. So, ayaw nila na may manliligaw sa akin. Eh, syempre, dalagita na ako noon, tita eh. Tapos, itong naging asawa, ex-husband ko, siya lang yung malakas ang loob at matapang na nakipag-usap sa parents ko na liligawan daw niya ako. So, wala nang ibang nakakaligaw sa akin, siya lang dahil binabakura na niya eh. Wala na pwedeng pumasok doon sa bahay namin or what. So, that time, hindi niya alam na may party kami noon. Naglasing ako kasi nga, parang inisip ko gusto kong magpaligaw sa iba. Kasi nag-rebelde ka. Oo, kasi
8 years kasi yung gap namin. Ngayon, nalasing ako, pagising ko, kwarto na niya. Eh, sa probinsya kasi, ano kami, particular kami sa virginity. Yeah. So, iniisip ko, syempre hindi na ako virgin. Uh-huh. Kaya, diretso kasal na. Yun ang nangyari. Parang, hindi talaga siya planado. Uh-huh. Tapos, yung parents ko ayaw, ay ako lang yung ano na, iniisip ko kasi, tita, hindi naman kami mayaman, hindi naman ako matalino, hindi ako maganda. Yun na lang yung ano ko, yung parang pinanghahawakan. Sabi na hindi ka maganda. Pinanghahawakan ko na virgin ako. Kaya okay. Yun ang regalo ko sa magiging asawa. Husband ko. Kaya pinanindigan ko yung pinaniniwalaan ko noon. Ah, so yung at that time, ang parents mo, hindi rin sila ayaw nilang ikasal kayo? Kahit daw anakan pa ako ng 10. Ayaw nila. Kasi nga, bata pa nga daw ako, gusto nila mag-aral. At sabi mo, napaka-strict ng parents mo sa'yo. Mm-hmm. Ilang kayo magkakapatid? Lima kami. Dalawa ang babae, din tatlo lalaki. Okay, pang ilan ka dun sa lima? Pangalawa. Yung father ko is, mechanical engineer. Tapos okay. Yung mother ko, teacher. Tapos yung mga tatlong kapatid ko na lalaki, puro sila professionals, mm-hmm. nasa ibang bansa na. Tapos yung panganay naming babae, nasa Quezon, parehiwa-hiwalay kami, tita. Eh. Pero ikaw lang ang... Pasaway. Hindi ko pa natatapos yung pasaway. Ano. Ikaw lang talaga yung pasaway. Okay, inamin mo na. Kasi nga, ang usapan namin ng ex-husband ko, patapusin niya ako ng pag-aaral. Paano mm-hmm. naman, tita, pag puro ano selos, mm-hmm. jumbag, oo. So, butter. Buttered, oo. Buttered chicken boy. Ako noon, oo. Kaya ko rin iniwan kasi... Pero nakatagal ka rin ng 10 taon, di ba? Kasi nag-anak ako eh. Dalawa ang anak nyo. Oo. Two boys, di ba? Dalawang lalaki. Yes. Pero naiwan yung dalawang anak mo sa kanya. Ano. Kasi tita, di ba karamihan pag sinasabi kasi na parang masamang ina ka pag iniwan mo yung anak mo. Yes. Ang sa akin naman, ang pananaw ko, wala nga akong makain. Tapos wala nga akong trabaho paglalayas ako. Ano papakain ko sa... dalawang anak ko, idadamay ko pa. Eh, kung dun siya sa tatay niya, makapag-aral pa sila dun at maayos yung bahay nila at maayos yung pamumuhay nila. Kung sa akin dito sila sa Maynila, hahanapin ko pa yung kakainin ko araw-araw. Tapos magdala pa ako ng dalawang bata, ipinapahama ko pa yung dalawang bata. Paano ko paaralin yun? Ta open book na nga yung buhay ko. Ang ipa-private ko, yung pamilya ko. Hindi nila alam, mga kapatid ko. Hindi nila alam. Hindi ko... Kung hindi ako sumali sa Big Brother, hindi naman nila nakita yung anak ko eh. Ayoko silang madamay kasi alam mo naman yung mga bashers natin or mga ano, idadamay yung pamilya. Eh yun ang hindi ko tanggap na wala naman silang kilalaman. Ibalik ikaw na ang kanilang iba. Oo, kasi Diyos ko, mabuboard pa nga ako pag walang mambabasya ako. Feeling ko hindi na ako nag-excess. Ako yata ang give up ngayon ah. So, binigyan ko siya ng anak para lang magkaanak lang din kami. Then, inantay ko siya after 10 years, bibigyan ko siya ulit ng anak. Pagkatapos ko mga anak na pangalawa, yun na yun, linayasan ko siya. At least nabigyan ko siya ng dalawang lalaki, tagapagmana niya, kay Duterte. Eh, hindi ko na-explore yung pagka-teenage life ko. Yes. So, gusto kong ma-experience yung freedom. Na hindi ko nakuha sa kanya dahil strict ang parents, tapos sa kanya naman bugbog. Tapos giritso na ako, magiging losyang na lang ako, taga-alaga ng bata. Okay lang sana kung hindi ako binubugbog. Eh paano kung mamatay ako sa ano kasi may kasamang baril, ano ganun. Di ba mahirap na sa isang ina na iiwanan mo yung mga anak mo? Una man tita, sobrang hirap yung... Yung bunso ko kasi... Ilang taon dati? Mag-o 1 year noon. Oh my God. Tapos natutulog yung sa tiyan ko. Uh-huh. Tapos pag alis ko, ini-slide ko pa siya kasi madaling araw yun. Totoo yun yung isasara mo yung pinto na last tingin mo na lang sa bata kasi hindi ka na babalik. So sabi ko, i-explain ko na lang sa kanila paglaki nila. Kasi hindi pa naman nila alam kung anong totoong nangyari. Siyempre, habang lumalaki sila, siyempre binibrainwash ng tatay na masama ako, ganito, ganun. Sila lang din naka-discover na hindi ako masamang tao. May reason ako ba't ako lumayas. Kasi ayoko kasi susulan sila dahil tatay pa rin nila yun eh. Doon sila nakatira, yun ang nagpapaaral sa kanila. Swerte lang ako kasi mababait kasi yung anak ko. Hindi nanunumbat, walang ano. Pero deep inside, alam nila na marami silang tanong. Nung nag-jowa-jowa na busy ang lola nyo, maraming jowa noon. Anong reaction nila? Hindi kulang ako ng communication sa mga anak ko.
kasi na busy nga ako sa mga lalaki. So ngayon na 7 years na ako single. Huh. Inisip ko yung sila lang ang inisip ko na makakabawi man lang ako. Year 2000 nung maglayas ka sa Cebu, right? Pumunta ka ng Maynila. Yes. Nang wala kang siguradong pupuntahan at magiging buhay, yes. Di ba? So paano ka nakasurvive? Ayun, ang ano ko kasi, ang plano ko kasi pagpunta ko ng Maynila, magja-Japan. Ayun. Kasi kapanahon na ng Japan na maraming yumayaman. Magkasawa ka ba ng Hapon? Entertainer, oo. Yes, yun. May nakilala ako na talent manager. Inalok niya ako na mag-artista. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Hindi man ako marunong umarte. Hindi nga ako marunong mag-Tagalog eh. Sabi ko, kapanahon kasi na sexy star. Yes. Oo. Sabi niya, di mo naman kailangan umarte. Magpa-sexy ka lang naman. Two-piece, mga ganun. Ah, ganun ba? Siyempre, mataas yung market value mo pag-artista kasi iba na yung artista. Tapos, uso yung mga sexy magazine noon. Wala pa FHM, ganun gaman. Yun ang inisip ko, tita, yung makarakit. Hindi yung sisikat ka. Kasi layas nga ako, malay ba nila kung nandito ba ako sa Maynila o ano. Hindi ko na nga, nakalimutan ko na nga na mabuking pala ako. Kasi hindi nila alam na sa Maynila ako. Eh, lumabas ba naman ako sa TV? Sinong tinuluyan mo dito sa Maynila? Actually, pinsan lang din ng ex ko. Oh, tapos close kasi kami. Tapos sabi ko na, naintindihan kasi niya yung side ko, na kahit daw pinsan niya, hindi naman tama na binubugbog ang babae, ganun-ganun. So, tutulungan lang daw niya ako hanggang makakita ako ng future dito o whatever. Yun, dun ako nagsimula. Hindi ka na natuloy sa Japan? Hindi na kasi pumutok na yung issue, tita. Yung in-interview lang ako nung controversial kay Tito Boy Abunda na paano ka nagsimula bago ka pumasok sa showbiz? Anong trabaho mo? Eh, ang lola mo. Ay, yung mga ano, yung nag-e-escort, ganun-ganun. Dudire-diretso yung interview ko. Kung nung nilabas sa TV at saka sa The Buzz, pumutok kasi may nabanggit akong politicians. Wala kang pakialam nga. Oo, kasi totoo naman yun eh. Oo, totoo. Pero hindi, dapat hindi mo dinamay. Oo. So doon na yun, pumutok na. Kinabahan na yung mga politicians kasi akala nila papangalanan kasi. Oo, may mga detrit na ako ng tita. Kasi 2004 yun to pumutok eh. Lumaki na kasi yung issue ng tita eh. Hindi na ako tinigilan. Pero ibig mong sabihin, yung escort girl issue, ginagawa mo talaga yun noon? Hindi ko pa alam noon na ganun pala yun. So nagulat ako pag tumatambay kami ng ano ng bar, mga lounge, mga ganun. Di ba, yun ang mga DOM nandun. Tapos hindi ako marunong Tagalog, tahimik lang ako. Ayan pala gusto ng mga businessman, yung inosente. Tapos bilang lang may mag-abot sa akin na sobre, tapos mga telephone number. Siyempre yung mga kasama ko noon, sila alam nila yung mga ganun-ganun kalakaran sa Maynila. Tapos parang tuwa-tuwa kami pag-uwi nga na may pera kami. Hanggang tumatambay na kami ng tumatambay doon. Tapos na-close ko na yung mayaman, na isa sa mayaman sa Pilipinas. Mayroon na akong allowance noon every week. Tapos ibabahay magkaring na. Magkaring allowance? Ibabahay na ako. Magkaring allowance mo noon? Dati, binibigyan nga ako ng 50,000. Laki na noon. 2004? Oo. Ibabahay niya ako sa Cebu. Okay. Eh sabi ko, paggawin ko sa Cebu, ipatayin ako ng asawa ex ko. Kasi hindi pa naman nila alam. So ako naman, hindi ko sineryoso kasi hindi ako pumunta dito para maghanap ng DOM. Pumunta ako dito. Yung parang hanapin ko yung sarili ko kasi kung pupunta na naman ako ng DOM, edi kulong na naman ako sa bahay. Lumayas nga ako. Natuto na ako sa mga nagkaroon ako ng mga kaibigan na ibang mga sexy stars na hindi ko naman alam na artista pala sila sa mga bar na nakakotso sila, nakakundo. Akala ko mga anak mayaman. May mga sugar daddy pala. Sabi ko, hala, ganito pala kadali yumaman. So, sinasama na nila ako sa mga lakad. O hanggang na-expose na ako sa ganong kalakaran na mga big time, may mga politician, may mga nakahanda na yung mga ano, sobre. So, ang ibig ko naman sabihin nun, kung may mangyari o wala, nasa sayo yun. Kung may mangyari, syempre mas malaki. Eh, kung masyadong pa-arte-arte ka pa, ay hindi masyadong malaki ibigay sa'yo. Oo. Yun yung ibig ko sabihin. Yeah. Nagkagulo na naman ng mga tao. Tita, that time, open yung escort girl sa mga dyaryo. Hindi pa alam noon na ang escort pala is ganon. Akala nila yung mag-escort ka ng mga turista.
Hindi yun. Ginandahan lang nila yung packaging na nasa ano ka, nasa newspaper. May mga number-number pa yun. Pero kasa yun. Oo. Kaya nga, di ba, inabulis na yun. Nung lumabas ako, tinulungan ako ng Gabriela. Sila yung nag-fight talaga sa akin nun, si Congresswoman Lisa Masa. So, kalakaran na yung tita, may mga underage sa bar. So, mula nung lumabas ako, inistrikto na. Yung mga tambayan sa Starbucks, sabi ko, mga tambay sa Starbucks at saka sa mga hotel lobby, pinagbabawal din yan noon, tita, naalala ko. Galit na galit sila sa akin, yung mga bugaw. Kasi wala na silang racket. Takot na yung mga businessman at saka politician na kumuha. Kasi baka daw ikwento sila or... Yun, nagkaroon tayo ng batas na. Kaya may nakulong na. Without naming naming them, gaano karami? As in... Hindi naman... Hindi, grupo kasi yan, tita. Tapos, hindi naman na ako yung ano nila. Marami kasi mga babae doon. Kaya marami akong alam. Kasi marami akong grupo na sinasamahan. So nakikita ko lang sila doon, nakabarong. Kasi di ba nagmi-meeting yan sila? Karamihan, penthouse. Kada meeting, mayroon talaga yun yung mga nakahanda. Mga regalo ang tawag doon eh. Mga regalo. So yun lang, yung hanggang doon lang. Hindi ko naisip mag-ipon noon dahil parang pera ng hangin. Parang hindi mo pinaghihirapan. So wala akong plano na palaguin 'yun. Parang ganun yung mindset ko na ang bilis lang gastusin. Pag medyo matino ng pinanggalingan, 'yun ang gusto kong palaguin, yung pinaghihirapan ko. Pero yung ganun lang, bilis-bilis lang na ano, parang ganda lang. Pero nang maginto ang escort service mo, 'di ba? Because of that expose na ginawa mo. Ano ang ibang pinagkaabalahan mo? Sa dami kasi nanliligaw rin sa akin. Hindi ako masyadong ano yun sa paiba-iba. Yung parati kasi ako yung parang binabahay, ganun. Tapos hindi lang ako magtatagal dahil pag medyo obsessed na, lumalayas na agad ako. May boyfriend kasi ako nung tita, hindi ako nawawala ng boyfriend. Kasi ayoko mag-isa. Takot ako mag-isa noon, kaya yan ang reason ko bakit ako nagbo-boyfriend. So yung mga sponsor na mga matatanda, source of income para lang may survive. Pero mayroon talaga akong boyfriend. Tapos iba naman yung... Pero buti... So, ibig sabihin, may minimintain kang boyfriend, pero meron ka pa rin may sponsors on the side. So, hindi mo maiwasan. Sa love. Yung love yung isa. So, yung isa naman. Ano, parang business and pleasure. Yung mga ganun. Pero, isang oo ko lang doon sa DOM, magbago na ang buhay ko. Kasi, pag sinabi ko na, sige, pakasal na tayo, mga ganun. Pakasalan talaga ako noon. Mag-iba na ako, hindi na ako mag-showbiz. Ba't hindi yun ang ginawa mo? Same lang din, di ba? Lumayas ako sa ex-husband ko. Hindi naman ako naghihirap dun eh. Hindi naman about pera, kaya ako lumayas eh. About freedom eh. Freedom, dahil sinasaktan ka. Oo, kasi nga, hindi nga bawal nga. Bawal ang long hair, bawal mag-sleeveless, bawal mag-kuyokot shorts. Manang na manang kasi probinsya eh. So, yan ang hinahanap ko na freedom. Noted ka rin kasi sa pagkakaroon ng mga boyfriend na ang babata. Yes. Oo, bakit naging ganun ang naging direction mo? Tito, kasi masarap. Sabi ko nga sa kanila, pa-plastic nyo. Pag kayo ba, pipili kayo ng isda, gusto nyo ba yung mapula ang mata? Siyempre gusto nyo pa-fresh, yung kaka-ano lang sa ano, aquarium. So, ano na, kasi hindi ko naranasan yun eh. Wala akong teenage life nga. So dito ko naranasan. Kaya mahilig siguro ako sa bagets. Kumusta ka na ngayon? Kumusta na yung pananaw mo ngayon? Ay, nag-iba na. Practical na ba? Kung mayroon pakasal dyan, pakasal ako. Yung time na nag-out ako, hindi na ako bumalik nun eh. Kasi wala na magtatrust sa akin. Yes. Wala nang politician na mag-trust sa akin, wala nang businessman mag-trust sa akin dahil kinikwento ko nga. So takot na sila. So ibig sabihin, wala na talaga. Oo. So maganda rin 'yung nangyari dahil nalayo ako sa ano, sa ganong gawain. Pero hindi nila ako makalimutan. Kilalang kilala nga ako ng mga politicians.
Ah, si Keanu Reeves. Kilala nila ako, nagulat nga ako. Nanonood ka ba ng TV, sir? Sabi niya, sino ba hindi makakilala sa'yo? Natakot sila lahat. Kasi nagulantang sila lahat nun eh. Buti hindi pinagkait sa'yo ng ex-husband mo yung mga anak niyo. Hindi kasi, siya yung... 1 month lang ako lumayas, may asawa na siya eh, iba. Oo, kaya sabi ko, ano, mamili ka. Ipakulong kita or... ano, lumayas ka dyan sa bahay, mga ganun. Eh, biro-biro ko lang yun. Pero nasa tama ako. Ako, ganito ako, pero hindi ako nag-aasawa at hindi ako, nag-anak pa sila ng dalawa. At bit-bit pa nila yung apelido ng ex-husband ko. So, puro sila Duterte doon sa bahay. Kasi may dalawa na silang anak. Kaya umaayos sila kasi huwag nyo akong painitin ang ulo ko, ganun. So, okay lang din sa ex-husband mo na ayaw mo magpa-anal or... Di naman nila ako, ano, pinipilit. Parang, ano nga sila eh, magdalawang isip silang mag-ano sa akin. Dahil, pag sinabi ko kasi tita, pinapanindigan ko eh, parang magkagulo na yung buong mundo. Parang ganun. Kasi, kilala nila ako as ganito talaga ako, kung ano lang yung totoo. Yun lang yung sinasabi ko. Eh, kung husgahan man ako ng buong mundo, wala akong pakialam. Basta ito yung nangyari, ito yung totoo. Ganun. Nabago ang buhay mo... nung ikaw ang tanghaling big winner, Pinoy Big Brother Celebrity Edition, 2006. So, hindi ko masyadong iniisip yun dahil sunod-sunod na yung projects ko noon eh. Kasi Boy Abunda ang manager ko. Yes, wow, no less. So, ang nangyari naman noon, na-overwhelm ako, tita. Sobrang, ang dami ko ng kaibigan. Kasi dati, nung mga tropa ko, mga sa gabi lang kami nagkikita eh. Yung mga... So, hindi ko nun sila, hindi mo masabing mga true friends mo sila eh. Kasi, magkikita lang naman kayo dahil pareho lang kayo ng, pareho lang kayo ng... Trabaho. So, hindi ko naramdaman na may pamilya, hindi ko naramdaman na may kaibigan. Nung nanalo ko ng Big Brother, Diyos ko, ang dami kong kaibigan. Ang sabi nila na parang kinaibigan lang dahil sikat ako, dahil gayto ganon, dumidikit sa akin. Ako hindi ko inisip yung tita kasi sabi ko, mag-inarte pa ba ako? Eh, sino ba ako na mamili ng tao? Eh, hindi nga nila ako hinusgahan. Kung ngayon, naintindihan na nila yung pagkatao ko, pasalamat ako na tinanggap nila ako. Pag tinuring akong kaibigan, dudublihin ko yung... Dahil parang taong karapatan eh, na sino ba ako para bigyan nyo ng halaga. Lakwatsa na ako gabi-gabi. Kasi naninibago ako naman, ang dami ko ng kaibigan, mga mayayaman. Totoong mayaman, walang sponsor to, ganun-ganun. So napabayaan ko yun, sobrang dami kong projects noon. Tapos parati akong puyat. Puro barkada. Abroad dito, abroad doon. So, inexperience ko yung hindi ko na-experience noon. Nasa sarili kong pagsisika, para pera ko to eh. So, gumastos ako ng pera. Ano, hindi na ako nagsisisi kasi nakapunta ako ng 10 country na sa sarili kong pera. O, kung hindi man ako makabalik doon, at least na-experience ko siya. Parang in-experience ko lahat ng legal way. Kasi dati na-experience ko mga illegal eh. alam mo yung artificial happiness? Kasi ano eh, kailangan mong makisama dahil may pera ka after. Ito, sila yung makisama sa akin dahil may pera ako. Parang, ano, legal way yung happiness ko. Na-realize ko na last boyfriend ko, yung nakilala mo nung lumabas sa TV, doon talaga ako na-leksyon. Ano ang na-ano sa'yo? Anong lesson ang nakuha mo doon? Alam mo yung nagmahal ka lang, tapos may money involved dahil hindi naman sila mayaman. Tapos sinasabi parang sa... Parang piniperahan ka lang. Hindi, sabi sa akin na breadwinner. Sabi ko, breadwinner. Sabi ko, ang trabaho mo? Ba't ikaw breadwinner? E bata ka pa, 19 ka pa lang. Paano nga naging breadwinner? So yung napasa sa akin, yung obligasyon niya, napunta sa akin. So buong pamilya niya, umaasa sa kanya, eh siya umaasa lang din sa akin. So napasa sa akin lahat. Naging no choice ako. So, umabot kami na almost 5 years. Tagal din yun, ha? Tapos yung mga savings ko, tita, dahil nag-abroad-abroad ako na Japan, mga show, Dubai, what else. So, naipon ko yun. Tapos, nung nagkakilala kami, naggastos ko. Oo. So, medyo nahihiya ako sa pamilya ko. No, di nga ako nagpapadala sa amin. Tapos, so, doon marami akong lessons na natutunan na
na kailangan mo pa rin talagang magbigay ng boundaries na kung ano lang yung limit na kung medyo hindi na maganda yung nangyayari, pwede namang ikat, huwag mo na ituloy. Pero ramdam mo yung tao na ang tagal na namin naghiwalay, mga 7 years na, pero andyan pa rin siya. Kung may pera siya, uy, kain tayo. Para ititreat niya ako, may nagkaroon nga siya ng kotse, sinundo niya ako sa bahay, pinapa-ano niya ako sa kotse niya. Parang niyabang niya na, uy, may kotse ako, ganun. So, hindi siya nawala. Akala ko, kung wala na siyang mapakinabangan sa akin, wala na rin siya. Di ba, may mga ganyan, ibablock ka. Ako pa nga yung nagbablock sa kanya, tapos tatawag siya ibang number. Sabi niya, babe, ba't mo ako blinak? Ito na lang nga yung, ano natin, communication, block mo pa ako. Sabi ko, eh, anong gagawin natin? Sabi niya, mag-friends tayo. Parang ang kaibahan kasi noon, magbo-boyfriend ako, companionship, parang walang balak na asawahin. Yeah. Ngayon kasi, kung i-date nyo ako at ligawan nyo ako, kailangan may balak kayo. Dapat may plano kayo. Kasi kung wala kayong plano, tapos i-jojowa nyo lang ako, alam ko na yun, gusto nyo lang maka-score. Gusto nyo makalibre, sabi ko. Sabi ko, hindi. Gusto ko pagligawan nyo ako, planuhin nyo na asawahin nyo ako. Ganun. Kaya umabot ng 7 years, kaka-deny, ayoko. Diba ang pag-aartista is hindi naman stable. Oh, minsan may project, minsan wala. So yung mga naipon mo, yun ang gagamitin mo habang wala ka pang project. Ano ako ng resto bar noon. So hindi rin nagtagal dahil ako lang mag-isa. Wala akong karamay eh, na sa business, wala akong mag-anak, wala lahat. So hindi ko kakayanin. Tapos 2 beses din ako nag-ano ng butik, hindi rin pinalad. So hindi, yun ang ibig ko sabihin, tita, na huwag kang mag-stop. Go lang ng go. Eh, parang sugal din yun eh. Sumugal ako, eh, hindi swinerte. At least may ginawa ko at least na-experience ko yun na hindi para sa akin yun. Pagbigyan lang ako ni Lord ng isa pang pagkakataon, alam ko na maghawak ng pera. Dati kasi, bulagsak ka eh. Iniisip ko kasi, tita, yung parang 1D millionaire na, ang bilis lang kasi mag-show. Saka at the same time, ang dali ng pera sa'yo noon. Yung iba nga, pihikan pa sa TF. Pag mababa, tanggihan. Ngayon, wala na. Kahit mababa, go lang ng go. Hindi pwedeng tumanggi. Lesson lang ng pandemic yan eh. Kung i-rewind ang buhay mo, ano yung gusto mong balikan? Ano yung gusto mong tanggalin? Nagiging strong person ako. Hindi ako basta-basta maloko dahil galing na ako dun eh sa kalokohan. So, medyo ano na ako, na-expose ako doon sa mga ganung bagay. Hindi ako madaling umiyak. Nasa realidad ako lagi. Kasi dahil sa mga experience ko, ng sakit na kinikimkim mo, wala kang ibang karamay, ikaw lang eh. Tatanda ako na ano, never ako magmamakaawa sa lalaki. Gusto ko lang siguro ko i-rewind. Yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Kasi ngayon ko lang siya ma-realize. Napaka-importante pala nun. No, mga kabataan ha, akala nyo ganda lang, kukupas yung ganda. Pero yung utak, ano yan, for life yan, bit-bit mo yan. Palaban ako dahil sa mga problema ko noon. Sa mga pinagdaanan. Natawid ko rin. At namulat ako, siguro napaka-judgmental kong tao kung hindi ko ranasan yun. Dahil makakita ka lang ng mga babae na ano, i-judge mo na. Eh, galing ako dun, hindi nyo alam kung anong pinanggalingan ng mga babaeng yan. At anong rason? Naiinis ako pag yung mga babaeng pumapasok sa ganyan para lang sa material. Yung pambili ng LV, pambili ng material na bagay kaya nila pinapasok. Wala akong bilib doon. Kasi ginagamit mo lang yung sarili mo para lang sa material na bagay. Hindi rin siya advisable. Pero yung iba na tinatanong ko, kasi ako, di naman ako nagsusuporta sa amin eh. Kasi di naman ako nagaganyan para i-support ko sa amin. Wala, labas ng pamilya ko dito. Sila pag tinatanong ko, pupunta pa, after daw nila galawin, pupunta pa sila sa ICU. Kasi inaantay sila ng hospital. Kasi yung kitain nila dyan, ipambayad nila sa hospital. Yung mga ganon. So mayroon naman doon na parang nagpaaral siya na buong kapatid niya. Ang nanay pa niya yung breadwinner talaga. Ang nanay pa niya yung nagbubugaw. So, wala siyang choice. Akala lang bata, tama ang ginawa niya. Tama ang trabaho ang pinasukan niya dahil mabubuhay sila. Siguro ma-realize na yung tumanda na siya ngayon na walang hiya yung nanay niya. Anong isang bagay magpapaiyak sa Sankiana Reeves?
Dati, pala, iyakin ako pag mga anak, pag-usapan, ganun. Minsan nga, tita, mag-practice nga ako umiyak eh. Kasi syempre, kailangan din yan sa showbiz. Sa acting, oh. Oo, kasi kung masyado ka namang strong, ang hirap umiyak. Lalo na pag masyado kang masaya. Sabi yung paano umiyak. So minsan, dinadamdam ko, tita, yung sa sarili ko. Kasi hindi na kasi ako makasarili eh. Yung iiyakan ko yung mga bagay-bagay, yung hindi akin, yung... Kumari, naawa ako sa matanda nung may mag-viral na ganun-ganun. Parang tumutulo lang bigla yung luha ko, lalo na may music na ano. Pero sa sarili ko, ayoko yung kaawaan ko yung sarili ko na iyakan. Dati kasi, hindi mo matago. Pag in-interview ako noon, tita, naalala mo, parati ako umiiyak na, masaya ka ba? Pag tinatanong, masaya ka ba sa buhay mo? Wala, susto, wala, tulo na yung luha ko. Kasi deep inside, hindi ako masaya. Ngayon, sa estado ng buhay mo ngayon, kumusta ka? Masaya naman kasi ako dahil kontento na ako. Parang, ano, contentment kasi yan, tita, tawag nun, di ba? Kung kontento ka na, yun lang yung abot mo at yun lang binigay ni Lord sa'yo, pasalamat ka pa rin. Dahil, ang mahalaga pala ngayon, yung humihinga ka na hindi mo binabayaran yung hangin mo. Kapag pinagsisisihan ka, kaya na, ano ito? Yung lahat nga ng ano ko, may purpose eh. Lahat ng nangyari sa buhay ko, may purpose siya eh. Kung bakit nagiging na-mold yung pagkatao mo. Ang hindi ko lang talaga na-experience na sa bunso ko, yung alagaan siya habang may sakit. Dali, naiwan mo siya. Kasi iniwan ko siya one year. Just 1 year old. Yun lang yung hindi ko naramdaman na tsaka hindi ko sila napagluto. Naalagaan at manood ng sini, hindi ko sila napasyal na ng mga bata. Oo. Yun lang talaga na hindi ko, kasi yung sa panganay ko, nagawa ko yun eh. Yung sa bunso lang. Papay. In 2018, nag-viral talaga yung ano mo, di ba? Kasi sinabi kasi doon na inaresto ka, the reason kung bakit hindi ka nakulong, dahil nakapag-post ka kaagad ng bail. Ano to? Bakit napunta sa ganito? Oo, yun nga eh. Yung actually, ang usapan kasi namin, tita, is hindi na namin i-open up yung kaso o whatever. Pero ano lang, to recap lang, kasi nasa Google kasi every time, yun ang ibabas sa akin. Ako naman, di ba palaban ako, tita, hindi ako natatakot eh. Kahit ano pa yung ano, hinaharap ko yan eh. Lahat ng problema hinaharap ko. So yung problema na yan, nag-ugat lang yan sa post-post lang. Oo, so ako yung una nakasample kasi kakapirma lang ng cyber libel. Noong 2018, sakto lang tita. Oo. Bago pa lang noon. Oo, so ako talaga nasampulan. Oo. So ang ano noon, parang nauna siyang nagsampa. Tapos, syempre magka-counter ako doon. Kaso lang, inuna ko muna harapin yung ano ko, yung mga kaso ko sa kanya. Ang ano kasi nangyari nun, may abogado siya, dalawa abogado niya. Sa akin, may abogado ako. Siyempre, wala kang alam sa abogado, sa kaso, tita. Ang sabi, pag pinapatawag ka, mayroon pa daw hanggang 5. Hearing, sa piskal pa lang yun. Yes. Naka-3 na ako patawag. Sabi ko sa attorney, hindi ba delikado to? Dahil naka-3 patawag na to. Hindi, paniwala ka. Hanggang 5 yan. May pang-5 pa yan. Sabi ko, sure ka? So, pumunta ako doon. Nung pangatlo, pumunta ako doon. Natapos na yung session, may tawag yung tita. Natapos na yung hearing schedule. Hindi rin ako pwede humarap kasi abogado ang dapat haharap. Oo. So, hanggang naisubmit na yan sa judge. So, yun na yun. So, nung time na na-warrant ako, hindi ko alam na na-warrant ako nun. Nataon lang nag-ocular, ang kwento lang, nalaman ko lang, nag-ocular lang daw sila dapat sa condo ko. Yung... Saan ka nakatira? Yung kalaban ko at saka yung mga polis. Kaya sila naka-sibilyan at hindi sila naka-patrol car. Kasi nga, wala pa silang balak na arestuhin dahil hindi pa yung schedule, nag-ocular pa lang kung taga saan ako. Na timing na bumaba ako, nandun sila. So, sinakay na ako diretso sa sasakyan ng kalaban ko. So, yun na yun, na live. Boom. Pumutok na yung issue. Ako naman, hindi naman kasi ako umaatras eh, sa laban. Haharapin, handa naman akong harapin kung mayroon akong mali. Eh di, yan talaga ang consequence, di ba, tita? So, nag-ano kami, nag
Hindi naman agad-agad yan eh. Ako, na-try ko na yung mga kaso-kaso. Hindi naman agad-agad yan. Kaya magkaharap kayo sa judge, babasahan ka pa nun, so mag-not guilty ka. So mayroon pa kayong mga apat na... Inquest ka pa nun. Oo, may apat pa kayo na mediation. Yes. So bibigyan ka pa ng chance kung mayroon pa kayong chance mag-ayos. Oo. So yun ang ano, yung mga ignorante dyan sa kaso, hindi agad-agad yun. Makarinig lang kayo ng kaso, akala nyo, convicted na kayo. Wala yun pa yun. Oo, nagkasundo kayo. Oo, nagkasundo. Inatras na yung kaso. So, what's important is, actually, pareho kayong may natutunan. Kung nanonood ang dalawang anak mo sa Cebu, anong message mo sa kanila? Ay, nako, yung dalawang anak ko. Sabihan mo yung pangalan. Si IG at saka si Troy. Oh, si IG is yung panganay ko. So ngayon, ikaw naman yung may pamilya ngayon kasi may anak mo siya. So ang ano kasi niya, mayroon kasi siya nabitawa na salita. So yan ang ibig ko sabihin, na kahit yung mga anak ko hindi magsasabi sa akin, deep inside mayroon silang hinanakit. So hindi kasi sila kasal ng kinakasama niya. So, pag nag-aaway sila, sa akin sila nagsusumbong. So, sabi ko, pag hindi kayo magkaayos, habang hindi pa kayo tumagal, magdesisyon na kayo maghiwalay. Parang ganon. Tapos, nasaktan siya nung sinabi ko. Kasi, may anak na sila. Tapos, nagsabi ako ng ganon. Eh, sabi niya, akala mo ganon lang kadali. Galing ako doon, 'di ba? Sabi ko, "Oh my God." So syempre hindi na ako makapag hindi na makapag-react. Sabi ko, kanya-kanya kasi tayong pananaw. Yes. Anyway, decision mo na 'yan. Pero may sarili ka ng buhay, may sarili ka ng decision. Basta andito lang ako kung mayroon kang hinging tulong sa akin o advice o gabay. Basta alam mo na strong personality ako. Doon ako pag hindi, pag gusto. Sa kanya, umiiyak siya dahil ang anak daw niya, ayaw niya na maghiwalay. Sabi ko, mag-adjust ka kasi nasa period pa kayo ng adjustment dahil wala pa kayo, mga ilang buwan pa lang kayo tapos nagkaanak. So, halo-halo na yung, ano, yung problema. Naniniwala ako na lumaki silang mabuting tao. Then sa bunso ko naman si Troy. Oo, alam niyo namang dalawa na gaano ko kayo kamahal. Kahit hindi ako expressive, hindi kasi ako maano tita, malambing. So at malayo ka talaga sa kanila. Oo. Ang ginawa ko lang, ayoko yung mayroon silang kahati sa puso ko. Yung sila lang dalawa ang anak ko at sila lang dalawa ang pamilya ko at sila lang dalawa ang buhay ko. Yun lang. Tatay mo? Sa tatay ko naman, gusto yung tatay ko. Tatay ko kasi may mga chicks eh. May pinagmanahan. Yung papa ko naman, survivor din yan dahil matagal na siya nag-iisa dahil matagal na nawala yung mama ko. So yung mga anak niya, wala na sa kanya. Kaming lima mong anak, mahal na mahal ka namin, hindi ka namin pinabayaan. At alam mo yun, ramdam mo yun, kaso lang, ang buhay namin is andito. Kung pwede lang nga na umuwi kaming lahat dyan, kaso lang, alam mo naman sa probinsya, limited resources lang dyan. So, paano tayo mabubuhay lahat dyan? Kung hindi naman tayo mabubuhay sa pagmamahal lang, kailangan natin kumain at mag-survive at makabili ng gamot-gamot mo pa. Let me thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Everbilena, Hello Glow, Dog Grabs Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Mesa Tomas Morato, Lugawan ni Tonyo, Eris Beauty Care, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nest Astille Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Studio Manila, at kayo mga kaibigan na sa patuloy ninyong pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for notifications. And of course, maraming salamat. Ang daming sponsors! Maraming salamat sa iyo, anak. Thank you so much, Kiana. Please take this opportunity. Anong mensahe mo sa lahat? Ayun. Thank you, tita, at
O, di ba, hindi mo ako napaiyak? O, oh, malapit ka na kanina. Kung dati pa, alam, tutulo na yung luha ko pag mga anak ko na. So, anyway, tita, thank you so much na andito pa rin ako sa showbiz at hindi nyo ako nakakalimutan. At proud ako dahil isa ako doon sa produkto ng mga magagaling na press na naabutan ko sila na doon ako nahubog sa showbiz. Kasi yung iba kasi tita, may misinterpret nila yung trabaho ng press. Ako sobrang taas ng respeto ko ng mga trabaho ng press. Tandaan nyo, ang mga press, kaya nilang magpasikat at kaya din nilang magpabagsak. Kaya don't underestimate. Dapat magrespeto kayo sa mga achievement nila at sa mga nagawa nila sa showbiz. Kasi sila yung naghubog sa amin. May mga issues na mga negative. Kasalanan din naman namin yun dahil bawat butas, talagang binabantayan nila yan. At pasalamat kayo. Kung kayo matapik kayo ng mga di kalibring mga press, magpasalamat kayo. Ibig sabihin, big star kayo, o, di ba? At yun, tita, at ayun, paulit-ulit na nagta-thank you ako dahil sa tagal ng 16 years na ako sa showbiz, hindi ako nakakalimutan ng mga press. Oo. Sobrang... Kasi totoo ka kasi. Sobrang thank you. Oo. Kasi yung iba tita, nakalimutan na sila. Oo. Meron ka rin YouTube. Sa YouTube channel ko. Oo. Sa YouTube channel ko. Uy, dalaw naman kayo. Dalaw naman kayo sa YouTube channel ko. Keanu Reeves. Oo. Watch din kayo sa TikTok with Aster Amoyo. Yes, diba? Yung mga sa mga subscribers ko dito. We watch din tayo kasi marami din kayong mapupulot doon na lessons at bigatin yung mga... An inspiration. I want you to be busier, mas mapanood pa ka pa namin sa, sa television, saka sa pelikula. Yes. Busy sa para sa bayan. Yes, diba? Bawal pa. With that, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa After Amoy. God bless everyone! Yes! Thank you!